Lower, lower, down. Bend your knees, lower your hips. Swing your arms, swing your arms, swing your arms. Shoulder width stands, ha? Kuha lang natin ang bola, lagi tayong nilis. Ready tayo, ready tayo. Eyes on the ball. Get! Nice one, balik. Okay, good job, good job. Chase for your dreams, shoot for the stars, though hard it may seem, no matter how far. Find the power that's within. Here in Basondo, we teach the fundamentals and the basics. Lahat ng mga players na yan, nagsimula sa basics. Wala namang pinahanap na magaling na mag-volleyball. You can only be better if you are willing to learn. As an athlete, one of the most important qualities you need to have is being coachable. Listen to your coaches, listen to your teammates, and listen to the advice that people give you. You will face a lot of challenges along the way. You will struggle and you will begin to doubt yourself. But don't give up, it's just a test. Continue to work hard every day and stay determined to overcome those challenges. No one and nothing is stopping you from becoming the greatest athlete possible. Dream big. Sky is not the limit. You are responsible for your own growth. You are writing your own story. And make sure it's something you will be proud of. Someday you will reach your goals. Believe in that and work on that every day. Good. Chin up! Chin up! Feet together. You should look in front. Ready? Aim your target. Go! Bounce back. Right foot forward. Follow through. Hey! Step forward. Ball below the knees. Back straight. Back. Catch the ball. Good run. Chest pass, ha? Short pass. You play as a team. This is a team effort. O, kaya na natin? Okay, let's do it one more time. Go! Pag wala kayong disiplina, hindi kayo huhusay misisaan ang ginagawa nyo. Chase for your dreams, shoot for the stars, though hard it may seem, no matter how far. From the start, trust yourself and just believe. Get up, get up when you fall. Be better than the rest. Stand up, stand up, stand up, stand up and walk tall. Show them how to be the best. Be the best, be the best. Be the best, be the best. Sa amin din sa best, ituturo lang namin sa inyo ano ang dapat niyong gawin. Binibigyan namin kayo assignment para humusay kayo.
lahat sa magagawa nyo, kailangan lang practice, practice, practice. Disiplina. There you go. Welcome to another episode of Be The Best Live, brought to you by Milo in partnership with Blackwater, Chris Sports, and Slam Magazine Philippines. From the Best Center Sports Inc. Incorporated here in the Philippines, once again, this is Coach Julie Amos of Be The Best Live for another episode, another exciting story, because today we'll be talking about women's basketball in time for the Women's International Month. Pero syempre, hindi naman ako mag-isa. Last week, he was with me. And today, kasama din natin siya ulit. He's professor from UP, from the College of Human Kinetics. He did coach also at Girls Basketball Poveda. And UP, women's team also, nag-coach din siya. He is a veteran coach of Best Center for over 30 years. He is our training director. Welcome to the show. Welcome back again, Coach Edwin Barber. Yes, good evening, Coach Julie, and good evening to our Be The Best viewers. Welcome to another episode of Be The Best Live. So, Coach Julie, bago tayo magsimula, no? Alam mo naman, yung partner mo, sabi mo nga, veteran. So, lolo na yung partner mo, no? Ano muna, ngayon lang natututong mag-shoutout. So, pa-shoutout muna sa mga organizers natin, no? Sa best, no? Yung mga best organizers natin, and also yung mga best coaches natin. Kasi, no? Kung normal times to, siguro ngayon, busy-busy na tayo, nagpe-prepare na tayo for summer, di ba? Yung summer camp natin, kaya excited na tayong makita yung mga organizer natin and also yung mga coach natin. Pero, yun nga, no? Dahil sa pandemic, so, i-greet na natin, no? Ayan, katulad niya, si Cybel, no? Good evening kay Cybel, yan. So, tama ka, Coach Julie, itong episode natin na ito ay very special, no? Kasi nung March 8, we celebrated the International Day for Women. So, yes. Kita mo naman si Best Center, no? Dinedicate ang isang episode para sa mga kababaihan, no? So, pag-uusapan natin ang Women's Basketball League, no? At sasama natin yung ating may kasama tayong dalawa dito sa kwentuhan na to. Okay, so siguro pakilala na natin yung guest natin, Coach Julie. Sige, siguro Coach, bago ko ipapakilala yung ating mga guests, for the parents, invite ko muna sila if they wish to enroll their kids sa ating basketball online camp, both basketball and volleyball. We will be having our next module this coming summer. So, saktong-sakto yan, after ng mga online classes, this coming summer, you can call the number 0917 na sa ilalim ng screen, 801-3533, or you could text or message the Best Center Sports Inc. for other details. Again, ha, kung gusto nyo i-enroll ang kanyang mga anak for the this coming summer, then we have this online basketball camp. So, Coach, sige,
papakilala ko na. But again, coach, bago ako, kasi sigurado ako dito, coach, tuloy-tuloy ito mamaya. Eh. Marami mga magtatanong. So mga sa ating mga viewers, if you have questions you wish to ask sa ating mga guests, just type hashtag ask or ASK ask be the best para makita namin kaagad kung ano yung mga questions nyo na para sa ating mga guests. So I'll introduce already, coach, our first guest for today. WBL or Women's Basketball League is organized by Best Center. So, diyan siya unang naglaro noong nandito siya sa Manila. She studied and played for National University Lady Bulldogs, who has been unbeaten for 6 years. Member of the Gilas Pilipinas women's team, making her own history because noong 2016, nag-champion siya ng Siaba, and the recent SEA Games 2019, he was a member of the gold medalist both divisions 5-on-5 and 3x3. Pero hindi pa siya natatapos mag-basketball. Right now, she is based in Taiwan, continuing her dominance from NU to Shishin University with all her contributions sa basketball, especially sa women's basketball. She was awarded last 2019 by Philippine Sports Association as the Miss Basketball. So, welcome to our show. It's all welcome, Jack Daniel Anima. Hi, Coach. Good evening po. Wow, nice to see you, Jack, nice from Taiwan. You, yes, all the way from Taiwan. Ako, alam mo, Coach, ito, busy-busy ito, alam ko. Kaya, actually, dapat ito ang episode natin sa kanya noon. Dapat ay nung Valentine's, dapat Feb 13, but because of his busy or her busy schedule, puti na lang napaon na kanya tayo for now. So, tiyan ka lang, Jack, ha? Kasi meron pa tayong isang guest, so, Coach Edwin. Yes, yung next guest naman natin ay player ng from Bacolod City. No? So, naglaro siya sa Bacolod, and also she represented Bacolod numerous times sa napakaraming mga events, mapa 3x3 or 5-on-5 event. Also, katulad ni Jack, no, naglaro din siya dito sa Manila. Okay, naglaro siya sa WBL. Champion din siya sa WBL katulad ni Jack. In fact, MVP pa siya dun sa na nag-champion siya sa WBL. And also, naglaro siya for UST under Coach Peketan. And in the UAAP, naglaro din siya sa UST, wherein naparami niyang awards. Okay, naging member siya ng champion team. Okay, napakahaba ng listahan eh. So, sobrang haba nga. Ang hirap mag-scroll, no? So, pero take note, no, na naglaro siya sa UST, siguro ang pinaka-memorable sa kanya sa playing career niya, no, nung 2008, siguro it's worth mentioning yung 2008 kasi lahat ng sinalihan nila, podium finish, individual awards nakuha niya, kay Mythical 5 MVP, siguro ang pinaka-highlight noon nung sumali siya sa WPBL, Forever Bilena, nag-champion sila at nag-MVP. No, sino kaya yung kakilala ko na ganun din noon? 10 years ago ganun din, no? Champion sa WPBL, same team at MVP, no? Jack, kasama natin 'yan. So, tatatlo lang tayo dito, so alam na natin kung sino 'yan. Oh, ngayon, itong guest natin na to, itong MVP guest natin na to is a teacher sa Parañaque National High School ngayon, and also our coach in Best Center, where I was privileged na makasama siya sa mga iba't ibang basketball camps all over the Philippines. Parang Luzon, Visayas, Mindanao, napuntahan na namin ng ating guest. So, viewers, no, please welcome the pride of Bacolod City, Marichu Bacaro. Hello po, coaches. Good evening. Good evening po, Coach Edwin, Coach Judy. Good evening. Napaka-overwhelmed. Napakasaya ko din. Ang ganda naman ng pakilala ni Coach Edwin. Good evening po sa mga viewers. Coach, nakita mo naman yung mga binanggit natin, mga star-studded ng women's basketball. Kaya talaga naman sigurado ako sa mga nanonood ngayon,
yayain nyo yung mga ibang friends nyo to stay tuned kasi marami kayong mga matututunan sa kanilang mga stories. Siguro po, coach, ayan, buena mano muna. Magpa-shoutout muna tayo. Ayan, no? Meron na kagad mga bumabate. Coach Marichu, para sa'yo ata to. Shoutout po natin kay Doc Moby, Lea Martinez, coach. Ah, parent po, namin coach, niya lang po, Veda. Coach. Parent po sa Poveda. Good evening po sa inyo, Doc. Yan. Oh, ito naman. Okay, Jack. Aba, talagang baka mag-contestan tayo na shoutout dito. Ha? Sige. Sige na. Mukhang kilala ko dito. Hi, Ate Bats! I miss you! Sigurado si Bats ako niyan. Coach Julie, si Bats ba to? Sigurado ako niyan. Maraming magiging involved sa ating comment. Bats, bakit si Jack lang yung binabati mo, ha? So siguro, Coach, bago ako mag-proceed sa ating mga kwentuhan, okay, let me remind all the viewers na ang Be The Best Live is brought to you by Milo in partnership or partnership with Chris Sports, Blackwater, and Slam Magazine. So later on, we will be giving out prizes. So as the show goes on, we will ask questions from the stories of Marichu and Jack Daniel Alimam. Kaya kailangan makikinig kayo. We will ask questions about them. Tapos, we will tell you to place your answers sa comment section. At yung unang-una na magbibigay ng tamang sagot will win a prize. So, Coach, bigay muna natin para ano, talagang they will stay tuned and be involved sa ating mga comment section. Ang ating mga prizes ay apat. So, unang-una is 2 pieces of 600 grams of Milo. So, 1.2 kilograms na yon. Dami na na. And wow. Blackwater Grooming Kit. So, nasa likod ko. Mamaya, I'll show it to you. And Chris Sports, Jumping Rope. And syempre, yung pinakagustong-gusto sila, Milo Basketball. So, apat yan. Apat yan. So, si, siguro ano ba, Coach Julie? Si Coach Jack ba, wala bang ano, milk tea? Milk tea sa Taiwan, from Taiwan? Wala bang ganon? How I wish, ano? How I wish. Kasing laki ng drum ang mga milk tea dyan. Oh. So, sige coach, umpisa na natin. So, okay, let's start first with Coach Marichu. Yeah. So maybe you talk about kung ano yung mga sports mo nung early years mo. Kasi, syempre, sa Bacolod, I bet, hindi naman lahat mayroong basketball program. So, ikwento mo naman sa amin kung ano yung mga activities mo nung bata ka. Nung elementary po ako, coach, actually, nung... Yeah. Bago po ako ma-involve sa basketball, meron po akong sports na sinalian, iba't ibang sports. Like, naglaro po ako ng chess, sumali din po ako sa competition ng track and field. Tapos po, naglaro din po ako ng volleyball ng elementary. Yun po yung mga na-engage po ako na sports. So, track and field coach, ha? So, alam mo na kung bakit ang istumak mo niyan. Kaya ang hirap pala abutan nito, no? Oh, si Jack naman, ganun ka rin ba, Jack? Do you love running? Track and field. Si Jack, track and field ba si Jack? yung first sports ko before, I was a badminton player. Badminton player, sumideline ng volleyball, pero hindi talaga. So parehas kayo, hindi kayo nag-start sa talagang basketball. So, paano kayo na-introduce sa basketball? Sino nag-influence sa inyo? So, siguro, Jack, umpisa ka. Paano ka na-introduce sa basketball? So, yun, nung pagpasok ko po ng first year high school, badminton player talaga ako. Kaya ako nagpunta sa school na yun kasi yung coach doon ng badminton, kinuha niya ako. But then, I got this allergy, so I had to stop for a month, so bawal mapawisan, ganyan. And then, after 2 months na hindi na ako nagtitraining sa badminton and magaling na ako, isang araw, nasa classroom ako, pinatawag ako ng principal. Tapos, May kasalanan ka daw. Kasama daw yung advisor ko. Tapos, parang ako, hello, bakit? And never pa ako nakapunta sa principal office, as in. Tapos, punta kami doon, kinakabahan ako. Bakit? Tapos, pag-upo ko doon, sabi agad ng principal namin, gusto mo ba maglaro ng basketball? Sabi ko, ay, hindi po, ayoko po maglaro ng basketball.
Babalik na lang po ako sa badminton, sige po, or kahit anong sports, lalaroin ko po basta, wag lang po basketball. Ayoko talaga ng basketball that time kasi yung isip ko, panlalaki lang yung basketball. And growing up, wala naman akong nakikita na babae na naglalaro ng basketball, even sa TV, puro na lang NBA, PBA, gano'n. So ano nangyari? Paano ka napapayag? So, ayun na, isang oras ko pipilitan doon, sabi ko, sir, ayoko po talaga. Uwian na, gusto ko na umuwi. Tapos, ang sakit na din ang pat ko kasi tagal ko na upo. Tapos, hanggang sa sinabi niya, para lang siguro mapapilit ako, sabi niya, sige, libre ka na sa field trip, basta sumali ka lang. Kasi kulang nga yung girls basketball team natin and malapit na yung city meet. Tapos parang ako, dahil sa kagustuhan ko na rin pong umuwi. Napag-isip ako, sabi ko, sige na nga, try ko na lang, wala namang mawawala sa akin. Tapos yun, umuwi na para makauwi na ako. So, interesting story, Coach Edwin, ha? Pinilit. Pinilit, isang oras, nagpilitan, ayaw talaga. Nainip, gusto umuwi na, kaya umuwi na lang dahil sa field trip, Coach. Oo, ngayon, nasa Taiwan na. Nagtitrip din diba? Dyan. Kita mo, pasalamat ka doon, Jack, ha? Magpasalamat ka. Yung coach na yan, o yung teacher na yan. And si Marichu naman, paano naman lang kwento mo? Ganun din ba? Meron din bang about milk? Mga ganyan din ba? Pilitan din ba? Coach, yung sa part ko naman po, wala pong pilitan. Ako po talaga may gusto mag-basketball. Yung bata pa lang po, Coach, talagang wala lang pong basketball nung elementary competition, pero yun po talaga yung gusto kong ginagawa. Kaya usually po, Coach, ang ginagawa ko, nakatambay po ako dun sa vacant half court. Nanonood po ako ng laro ng mga basketball, naglalaro ng mga basketball boys. Tapos, minsan, nandun po yung kuya ko po, Coach, naglalaro din siya. Tapos sabi ko sa kanya, manonood lang po ako dito, tapos pinapauwi niya ako kasi sabi niya, wala namang sumisikat na babae na nagbabasketball, umuwi ka na. Sabi niya sa akin. Tapos makulit po ako, coach. Talagang tumatakas po ako sa bahay para makapanood lang po ng basketball. Tapos po, coach, pag kunwari, sasabihin niya na uwi ka na. Ang ginagawa ko po, coach, aalis po ako saglit. Tapos pag nag-start na po yung game po nila, Mabalik po ulit dun, coach. Manunod po ako ulit. Yun po yung yung magandang part ng elementary days ko. Tapos po, coach, nung high school naman po, coach, kaya po ako napasali talaga sa basketball. Nung second year high school po ako, yung PE teacher ko po, coach siya ng varsity team dun sa high school team. Kaya ang nangyari naman po noon, nung in-invite niya po ako na sumali, since love ko po yung basketball, yun po yung ginagawa ko ng maliit, nakikilaro ako, sumali po ako sa team ng high school team na pinasukan ko po. Sa Baka City po. So kita mo naman yung coach, ha? Anong sabi ni Kuya? Walang sumisikat sa basketball, umuwi ka na. Diba? Pero ito dito sa comment section ng Facebook live natin, no? Daming bumabati kay Coach Marich. Coach Chu, eh. Sikat na sikat. Parang kayong dalawa na lang kaya ni Jack ang mag-usap. Papahinga muna kami dahil puro shout-out. Puro ito, Coach Marich, no? So, ito na, napilit na kayo. So, ano na yung mga first tournament mo, Jack, bago ka napunta sa Manila? Yung first ever na tournament ko, yung sa... Doon sa Bulacan, ha? City Meet. So, nag-champion kami doon. Tapos, laban kami for regionals, yung Claraa. Doon sa Claraa, wala kaming pinanalo ni isang game. Okay. And that time, coach, wala akong kaalam-alam sa basketball. Umuo lang ako, pero wala talaga akong ka-skill. Kasi zero knowledge, even how to run, hindi ko alam, lalo Coach, lalo na mag-shoot. So, ini-imagine ko talaga, Coach Edwin, lahat ang tira niya, malamang ini-smash niya. Kasi badminton. Badminton ang laro, eh, no? Badminton talaga. Kasi wala po talaga akong alam sa basketball. Tapos, pinapanood ko lang yung mga teammates ko, like,
wow, ang galing naman nila, paano yun? Sana ako din marunong. As in, tumatakbo lang po ako, tapos nakataas lang po yung kamay ko, takbo-takbo akong ganyan. Tapos rebound, pasa. As in, wala, ban-ban po talaga. Malaki lang po talaga ako that time, as in. So, alam mo na, Kocha, alam mo na ano pinagdaanan namin sa kanya. Oo, marami ka entry na baho, no? Alam mukhang mo na. Marami ka entry na baho. So, si Jack ay naglaro. Tama ba ako, Jack? Naglaro ka sa palarong pambansa? Opo, naglaro po sa palarong. Si Coach Marichu naman, saka naman naglaro nung iyong first time mo maglaro? I mean, naging member ng varsity ng high school. Ano yung mga experience mo sa basketball, Coach Marichu? Hindi yata ako naririnig ni Coach Chu. Do you hear us, Marichu? Coach, hindi, okay na, Coach. Yeah, okay. Yes po, Coach. Naglaro po ako, Coach, dun sa Bacolod City National High School. Meron po kaming sinalihan na division meet, provincial meet, and regional meet. O yun, hanggang sa umabot po kami ng palarong pambansa. Pero Coach, i-share ko lang, siguro na-encourage din talaga ako na mag-join ng varsity team. Dahil din sa kuya ko, si Kuya Mark, talagang nung naglalaro po siya, nakikita ko na magaling talaga siya mag-basketball. So talagang sinundan ko din yung trip niya sa paglalaro. Yung division team, nung division meet po, Coach, nag-champion po kami. Tapos provincial meet, nag-champion din po kami. Kasama ko po dyan, Coach, si Rem Yabenacosa. Shoutout pala kay Coach Rem. Oh, champion po kami, then na-awardan din po ako ng Mythical 5 and MVP. Tapos meron din pong regional meet, naglaro po kami sa Iloilo. And then naglaro din po kami, Coach, sa Cebu. Nakasama ko din po si Coach Rem. Ayun po, Coach. Tapos nung nagpalarong pabansa, parang hindi po ata natuloy. Tapos nung second year high school po, Coach, naglaro din po pala kami sa palarong pambayan sa Coronadal City. Ayun, parang nagkaroon po kami ng championship game against Davao. Ayun po, Coach. Masaya po talaga yung experience ko ng high school. Wow. So, Coach Edwin, kaya yung mga taga-probinsya, pwede, alam mo, pwede. Pwede kayong ma-expose sa mga basketball events. Basta sumali lang kayo ng sumali, and then eventually, pag gumaling kayo, nag-improve, yan na. Ito na yung pangalawang tanong ko, Coach. Paano kayo napadpad ng Maynila? Yeah. Bakit kayo, ayan, bakit kayo nakapaglaro dito? Kayo ba ay ni-recruit? Kayo ba ay nag-try out? So, how was it? So, maybe I could start with Coach Marichu. Nag-start po ako, Coach, siguro napunta ng Maynila kasi nagkaroon po kami ng 3x3. Adidas 3x3, yung nag-champion po kami sa Lasal. Tapos, ang venue po noon next ay sa Cebu, nag-champion din po kami. Hanggang sa dumating po kami sa national finals sa Baguio po yung venue. Teammate ko po doon si Joy Dinosta at saka sila Rem din po, si Rem, sila Ma'am Russell. Tapos po, Coach, yung after namin maglaro doon, may lumapit na coach na kung pwede mag- join or maglaro sa team nila. Pero hindi ko na po maalala kung sino yung coach. Tapos po, Coach, yung sa... yung naglalaro po ako sa Lasal, Coach, parang na-invite po ako ni Coach Jan Flores na maglaro sa Ateneo. Ah, si Coach Jan. Si Coach Jan Flores po. Tapos po, since nagkaroon po ng opportunity, na tinanggap ko po na maglaro, pumunta ng Ateneo po. Oh. Ayun po, Coach. So, yun yung revelation, yun, Coach, ha? Yun yung revelation. Oh, Ateneo pala to. In-introduce ko UST, eh. Naglaro ng 3x3, ha? Tapos, recruit. Si Jack naman. Kwento mo, Jack. Ako naman po, napunta ako sa Manila. Teka, Jack, ha? Tandaan mo, matangkad ka, ban-ban ka. So, sabi mo sa akin, may nag-recruit sa'yo? Meron pa din nag-recruit. Sa Clara pa lang namin, yung coach ng FEU, si Coach Muriel and si Coach Mert Flores. Yes. No, inabutan nila ako ng calling card nila na in case na gusto ko mag-try sa Manila, kontakin ko sila. Tapos nung nasa palaro na
ako sa Dagupan, nagsushooting ako sa quarters namin, sa court doon, may lumapit sa akin. Sabi niya, gusto ko daw ba mag-aral sa Manila, gusto ko daw ba maglaro, ganun. Tapos, ang sabi ko, sige po, kausapin ko po yung ate ko. Tapos, yun, sinabi ko sa ate ko, sabi niya, sige, nung sinabi ko naman sa mami ko, ayaw niya pumayag. Kasi I was like 12 or 13 years old at that time. Sabi niya, mag-isa lang daw ako doon, bata pa ako. So ayaw niya. So, eh, yung ate ko naman, sige, try natin, secret lang natin. Sinabi ko sa mami ko. Tapos ayun, nagpunta kami ng Manila ng ate ko. Una, pinuntahan namin si Coach Muriel. Tapos dinala niya ako sa Chiangkai kasi daw walang high school yung FEU. So dinala niya ako sa Chiang Kai-shek. Tapos na sila mag-training. Tapos ako lang mag-isa. Oh, complete attire pa ako nun ng uniform namin. Tapos si Coach, ang nandun, si Shentina at saka si Coach Piao at saka okay. Si Shentina na ata. Shout out pala kay Coach Piao. Nakita ko yung comment niya kanina. Oh, she's watching now. Pina-lay up nila ako. Coach, hiyang-hiya ako kasi nandun yung mga players. Lay up ako, hindi ako marunong. Coach, malaki lang ako. Tapos, yun, shoot daw ako, shoot ako. Kahit hiyang-hiya ako, malaki lang talaga ako. Grabe. Tapos, okay, di. Sabi, usap ganito, ganyan. Sinabi nga na kung pipiliin ko daw mag aral sa Chiangkai, ito yung kaya nilang ibigay sa akin, ito yung offer nila for me. Tapos okay, try kami ng ate ko sa dun sa isa pa, which is dinala niya ako sa Adamson, which is si Coach Vega yung head coach at that time. So nag-try kami dun ng ate ko. And eventually, yung Adamson yung, sa Adamson ako nag-stay. Oh, so Coach Edwin, ikaw hindi ba? Ikaw pag nanonood ka ng mga yan, palarong pambansa, marami ka talagang marirecruit sa mga ganyan, coach, di ba? Ano, Coach Julia, alam mo naman sa UP, wala kaming pang recruit, di ba? Noong panahon ko, Okay. Pero, di ba, kung ako nagre-recruit, ang una kong titignan, syempre, ito yung mga physical attributes na titignan mo. Si Jack, matangkad. Matangkad. So, syempre, malamang yan. Kung ang coach nanonood ng mga city meet or regional meet o palarong pambansa, matangkad. Ngayon, ang susunod na tanong ng coach sa sarili niya, mapagtsatsagaan ko ba? Diba? Buti na lang. Kukunin mo ba yan ng ano? Kukunin mo ba yan ng wala kang plano? Diba? O kunyari. Kasi talaga. Kasi si Coach Marichu naman, mabilis. Diba? Mabilis. Athletic. Athletic na. May basketball skills na. Pero yun yung mga physical attributes, no? Pero yung kay Jack, yun nga, dahil yung height, ano yan eh, hindi natitrain yung height na yan. Binigay ni Lord yan. Lagi nilang sinasabi. So, walang ano yan. Walang, hindi katulad ng speed. Kunyari, si Coach Marichu, di ba? O, training, madidevelop natin. Mga trainable attributes yan. Pero yung height, no? Walang drills para tumangkad. Dahil kung may drills para tumangkad. Stretch mo. Para tumangkad. Kasi kung meron nun, di 6'5 na kami ni Coach Julie ngayon, di ba? Ginawa na namin yung mga drills na yun, mga exercises na yun. So, talagang, yan yung mga qualities na hinahanap. Physical, yung mga trainable attributes na katulad nung kay Coach Marichu, yung speed, yan, yung skills, ayan, nariyan na yung mga coaches, nariyan na yung mga camps na katulad ng Best Center, pupunta doon, magte-training para ma-develop yung skills nila. No? So, itong sila Jack at saka sila Marichu, di ba, blessed sila na meron silang skills at saka meron silang physical attributes. So, swerte yung dalawa na naging part kayo ng team na kung saan yung mga coaches nyo are very hardworking to develop you. Yan. Yan mga coach. So, coach, gusto ko lang i-add on ha, kasi pinuwento ni Coach Marichu na talagang ang kumuha sa kanya is Ateneo, which is true. Totoo yun. Na Ateneo talaga ang kumuha sa kanya. Coach Julie. Actually, si Rem Buenacosa ay talagang kasangkang dikit niya ni Marichu. Nakuha na namin sa UST.
So, wow. sabi namin sa kanya, subukan mo siyang i-convince, lumipat ng UST. So, kahit na nasa Ateneo siya, usap-usap sila, Bisaya coach eh, Bisaya power, uh-huh. Usap-usap sila. And then ako mismo ay tinawagan ni Coach John Flores. So, hi try Coach John, na talaga hindi kita makakalimutan. At ibinigay niya mismo sa akin. Tinawag niya, oh, Coach, si Coach Mari, si Marichu kasi ay hindi namin may enroll for now. Pero ayaw namin siyang mapahinga for one sem or one year. Kaya ibibigay ko na lang sa'yo. Kita mo naman yung gesture na yon, Coach. Talagang na-appreciate ko yon. Kasi inisip niya yung development ng player. So, nung kinuha ko siya sa Moro Lorenzo, pagtingin ko, payat-payat naman ito, marunong ba ito? Yan kaagad ang thinking ko. And then, sabi nga, thank you talaga. Thank you kay Coach John dahil pinagkatiwala niya sa amin, sa UST, si Marichu Baccaro. And si Jack naman, syempre, ang kumuha sa kanya, Coach, ang kumuha sa kanya ay una FEU, tapos Adamson, pero... Mamaya, kwento natin bakit siya napunta sa NU. So, yeah. Yan, magandang ano. Bago tayo mag-proceed, Coach, umpisahan na natin kasi ang dami kong prizes dito. Oo, bawasan so, na natin yan. Yes, so ready na? We will have our first question and answer portion. You will be receiving 1.2 kilograms of Milo and magazine from SLAM. Yan ang first prize natin. Okay? Ay, nakikita, andun ako, Coach. Andi dito ka, Jack. Andi dito ka. So, first question. Saang probinsya nang galing si Marichu Baccaro? Saan siya? Yan. Na-discover. Ha? Tandaan nyo, ha? Pareha sa galing probinsya itong dalawang to. So, unang makakasagot sa ating comment box or comment section will win the prize ng 1.2 kilograms of Milo. But again, remember ha, kailangan address mo ay Philippine address. And then, yan natin, Coach, ha, kung marami talaga ang nakikinig sa atin. Coach, ayaw mong pasalihin si Jack? Kasi nasa time mo ng address, ha? Bawal ka muna, Jack, ha? Excited ka muna. So, kaya yung mga taga-probinsya dyan, marami talagang mga gagaling. Oh, so we have a winner. Paki-check nga, tama ba, Marichu? Coach Marichu, ang haba ng pangalan nito. Sino ba din nakalagay? Tama ba yung winner? Dendinitis din din ako pati. Wow, congrats! Ba? So, you have a winner. Congratulations. Dendinitis din ako. Parang kaya ko po yan, ha? So, yung mananalo, okay, don't forget to message us Best Center Sports Inc. and write down your address kung saan namin inimail ang inyong prize. So, kaya tayo ko siya, continue tayo. Oh. Ngayon na nandito na kayo sa Manila and both of you played sa WBL. Ma, di ba? Yun yung mga first competition ninyo formally. Ikaw, Jack, naglaro ka noong third year high school and then si Marichu naman noong college. Ano naman yung so, tingin ko, Coach, bago tayo magtanong about it, Coach, ano ba yung WBL? Ano ba yung mga ginawa ng best center ng WBL? So, inuutusan mo ba ako magkwento? Ganun ba yun, Coach Julie? Oo, ganun naman, Coach. Oh. dahil ako pinakamatanda dito, no? So, isa-share ko lang sa inyo. Hindi naman po alat, ha? Oo, ganun, ha? Jack, ha? Yung WBL, ito, i-share ko muna sa inyo yung personal ako sa WBL. Kaya ako napasok sa BEST dahil dito sa WBL. Kasi noong 1990, ako ay niyaya ng mga kaibigan ko sa college, sa UPCHK, na mag-table official sa WBL. Since Yolago pinag-aralan naman namin sa college yan, ha? Yolago pa yan. Oo, sa Biolago. Since pinag-aralan namin kung paano mag-table official, so sama naman ako. Tapos, nung nalaman ko liga, WBL, so mga babae. So, dito ko nakita, napakarami pala naglalaro ng basketball. Tapos, yun nga, to cut the story short na, naimbitahan na rin ako na mag-coach sa BEST, no? Dahil yung mga kaibigan ko din, aside from
nagtumutulong sila sa WBL, niyaya din nila ako na, baka gusto mo sa the following summer, so noong 1991, napasok ako sa Women's Basketball League. So itong Women's Basketball League na to ay inorganized, no? Ang concept nito ay galing kay Coach Nick Jorge. Ito ay binuo mga late 80s, no? If my memory serves me right, 1988. So, or 3 or 4 years after binuo ang SBP Pasarel Tournament. No? Alam nyo kung bakit yung concept ni Coach Nick, bibilib kayo, isipin nyo ha, Olympic basketball. Ang Olympic basketball, ang mga babae na kapag nagkaroon ng Olympic basketball event for women, 1976. Pero yung men's basketball event ng Olympics, 1936. So nakita niyo yung diferensya, 40 years bago nagkaroon ng women's basketball na babae. No? Pero si Coach Nick, tinayo niya, boys tournament, 1985, 1986, or 1988, meron na kaagad women's ano. Kasi ang tingin ko dun sa mama, kay Coach Nick, ano eh, siya yung una nagpauso ng sana all na term. No, sana all. Sabi niya, hindi lang lalaki pwede maglaro, di ba? Babae pwede rin maglaro. Kasi si Coach Nick, ito ha, atin-atin na lang to. Iilang babae lang ang close sa puso ni Coach Nick. Siyempre, ang unang-una si Mrs. Jorge, di ba? Of course. Ang susunod, yung dalawa niyang anak, si Monica at saka si Veronica. Uy, Coach Julie, birthday pala ni Veronica ngayon. Happy birthday kay Veronica. Happy birthday. Tapos, yun nga. So, yun na yung unang dalawa na malapit sa puso niya. Tapos yung pangatlo, yung women's basketball. Yan. So kaya nabuo niya yung Women's Basketball League. So unique to dahil ano ha, ito lang ang alam kong basketball tournament na tri-level sa babae. Grade school, yung high school at college. Sa pagkakaalam ko, yun, grade school. Kasi nga, sana all eh. Diba? Sana all. Grade school, high school, college. Yan. Tapos, sana all dahil pati yung mga schools outside NCR. Nakakapaglaro, no? Yung UP Los Baños, naalala mo, Coach Julie, di ba, sa collegiate. Yes, yes. Nung nagsisimula pa lang yung WBL, Saints Copampanga, dumadayo pa from Pampanga. Yes. So doon makikita mo yung desire ng mga babae na gusto nila mag-basketball. Tapos, hindi lang yun ang mga in-invite ni Coach para maglaro sa tournament. Mga international schools. Yan, siguro, Coach, naalala mo pa yung mga players na katulad ng Dowling Sisters. Of course. Diba, yes, si from Chris Brent, at saka no? Si, yeah. Oh, they're from Brent. Si Chris at saka si Camille na naging player namin sa UP. Sa Brent, naglaro din si Cheryl Conine, no? Na naging player din namin sa UP. Si Tanchi, ewan ko kung naabutan ni Coach Marichu, no? Si Tanchi ng Ateneo. From Ateneo, yes. From Ateneo. Siya ay galing sa Faith Academy. O, mga sumali pang mga international schools nun. International School of Manila, at saka yung Southville International School. O, tapos mga exclusive schools, no? Miriam, Assumption, Colegio de Santa Rosa, St. Bridget School, Saints Co., Manila, Saints Co. Marikinas, Holy Spirit. So talagang Spirit. Marami talaga, Coach. Marami, Coach. Diba? Isang marami season. Talaga. May isang season, ha? Maniwala kayo. 42 teams ang kasali. No? Wow. 42 teams. Talagang ang dami. Isipin mo yung Violago, di ba, Coach? Di ba, yes. Sabi mo nga, pag nagsimula ka sa court 1, ang court mo ay court 10, naka-warm up ka na. Pagod ka na. Totoo. Mas Coach, alam mo bakit, bakit alam ko yon? Kasi parang binabanggit mo, yung year na yan, naglaro ako dyan eh. Oo, doon so, nakita ko na nakita maglaro. Kita mo. Ako, hindi ko maalala mga teammates ni Julie noon. Sa totoo lang ha, kasi scorer ako eh. So lahat ng score, puro kay Julie na pupunta, kaya hindi ko na alam yung kailan yung ibang teammate niya. Basta pag sumunta yung Julie Amos, ang tinitignan ko lang 3 points o 2 points. Oo, ibang klase to. Nung akong scorer talaga, pag ang laro ay UST, yan.
isa lang makikilala mo, Julia. Sino ba mga teammates mo nun, coach? Hindi ko talaga maalala nung naglalaro ka. Hindi, meron naman, coach. Ikaw talaga. Oh. Pero, coach, isa lang yung ibig sabihin na lang. Isa lang ibig sabihin. Coach Nick Horry has been really a big factor sa development ng grassroots ng women's basketball. Actually, up to now, diba, Jack, naalala mo? He never missed a game nung naglalaro tayo dyan sa MOA. Remember that? Yeah, diba? Never miss a game because he always... Coach, hindi lang yan, for those people na hindi alam, ang pinag-uusapan natin ay grassroots development and it's a free tournament for the girls. Yeah, it's all free tournament. So siguro if your team is not yet part of the WBL, maybe you could message Best Center Sports Inc. as well. And if you have the intent to join, maybe they would allow you. Tama, so, no? Ano, coach, ano nga yan eh? Siguro ang isang, dahil alam mo naman, ang basketball sa Pilipinas, masyadong hectic ang schedule, di ba? So isa sa dream talaga ni Coach Nick, maging national tournament ang women's basketball league. Kaya lang nga, mapa Manila, mapa probinsya, napaka-hectic ng schedule. No? Kasi katulad sa Manila, may mga basketball tournament din na pambabae, lalo na nung nagsimula si Coach Nick ng WBL. So talagang yung to go national, napaka-hectic, pero yan talaga yung isa sa mga unfinished project ni Coach Nick na hopefully no with our friends from Milo, Chayas, mga from partners na katulad ng Blackwater, mga Chris Sports, maybe they can help us later on na maging national tournament ang Women's Basketball League. Kasi with the help of yan, katulad ni Marichu, nila Jack, nagiging popular yung ating basketball women. Yung women's basketball. And isa talaga sa mga prime movers niyan, talaga si Coach Nick. No, ako, personal experience ko yan. Noong nagko-coach ako sabay kami nag-coach. No? Siya nagko-coach sa UP Men's, ako nagko-coach sa UP Women's. Yes. No? He will really take his time. Pupuntahan kami, manonood ng games. Ha? Manonood ng games. Yes, tapos yes. win or lose. Siguro na-experience yun din to ni Jack sa national team. May pakain. Win or lose, may pakain. Kaya talaga ang laki na natipid ko nung naroon si Coach Nick. Totoo. Siyempre si Coach Nick, kakain, hindi ba? Sige, Coach, tuloy natin, ha? Tuloy natin yung kwento, Jack. Unahin natin, Jack. Yun yung first mo na organized basketball, WBL. So, ano naman, since you are the youngest na naglaro doon sa team na yon, you played sa NU college level, so ano yung experience mo din, ano yung kwento mo naman sa amin nung naglaro ako sa WBL? Syempre ako yung pinakabata and mga kasama ko ate na, tas yung mga kalaban ko ate ko na, so nakakatuwa, sobrang saya kasi ang dami pa lang mga babaeng nagba-basketball. It's just that walang masyadong exposure. Hindi kilala. And thankful ako sa WBL kasi doon ko na-experience talaga yung maglaro with different schools. And ang saya kahit na I'm still learning the sports, pero yung experience and yung journey, yung gigising ka, excited ka kasi may laro kami sa Xavier, ganyan, may laro kami WBL, and yun, sobrang saya lang all in all, and I got to meet a lot of people also. So, Jack, doon nakakashoot ka na? Coach, kahit pa paano nakakashoot na ako, tsaka nakakarami na akong rebound. Coach, kasi naman ang mga banta niya hanggang dito lang naman eh. Pero ano, coach, ha? Tama si Jack doon, no? Yeah. Yung WBL, yes. Ano to eh, training grounds to ng mga, karamihan ng mga naglalaro sa women's basketball ng UAAP, no? Yes. Hindi lang sa men's, no? Hindi lang sa men's basketball. Nga naglaro sa WBL. Dumaan, no? So, karamihan, madami yan eh. Kami, sa tagal ko na sa WBL, ang dami ko na nakilala mga player.
since grade school, tapos napunta sila sa collegiate basketball. Nako, kung babanggitin ko yung mga pangalan, tapos ang episode natin, hindi matatapos dito. Pero sa totoo lang, no, yung mga players na naglaro dito, kung hindi mapupunta sa UAAP basketball, makikita mo naglalaro sa collegiate ng WNCAA. Yes. Yan, yung mga naglaro sa WBL. Ha? So talagang ano, talagang parang naging training ground nila. Oh, maraming na-develop na players to. No, talagang magandang exposure to. Gaya nga ng sabi ni Jack, masayang liga to, pero ang dami yung matututunan dito. Yes. Yeah. Si Coach Marichu, ano bang naging experience kwento niya sa WBL? Kwento mo, kwento. Anong kwento mo, Coach Marichu, sa WBL? Di pa tayo narinig? Kasi alam ko, magkaiba. Si Coach, Jack kasi sa high school WBL eh. Ito, college na siya. Yan na si Coach. Nung nagkaroon na po ng liga, syempre thankful din po kay Coach Peke kasi dahil po sa kanya, pasok po sa UST, kilala ko si Julie. Yung sa WBL po, Coach, sobrang na-amaze po ako, lalo na nung opening coach. Ang daming players, iba't ibang level. Tama po yung sinabi ni Jack at saka ni Coach Edwin. Opo, Coach. Tapos, yung sa probinsya po kasi, Coach, walang liga ng elementary po eh. Ang meron na po, high school. Kaya po, nung nagkaroon po ng WBL, sobrang thankful po ako kasi naka-experience po ako makasali na ang dami-daming players, may iba't ibang level. Tsaka ang ganda po kasi sa program ng WBL, since nagkakaroon po siya ng continuation pagdating sa skills. At a very young age, nag-uumpisa na yung mga basketball girls na sumali ng competition. At the same time, meron din po sa WBL na developmental. Talagang mabibigyan lahat ng opportunity na makapaglaro. Yun po yung sa WBL. At yung pagdating sa mga tournament po, tama po si Jack, yung mga kalaban ng iba't ibang schools, hindi mo lang po ma-showcase yung talent mo and skills, makakapag-gain ka pa po ng mga kaibigan na outside court, pwede mo po silang makasama o makausap. Napakasaya po yung event ng WBL. Talagang natutulungan yung mga athletes, yung mga basketball girls na ma-improve ang kanilang skills sa pamamagitan po ng mga competitions na sinasalian. Tsaka yung kay Coach Nick po, Coach, tama po yun, yung kay Coach Nick na talagang napaka-supportive siya. Kahit sa Best Center, yung experience ko as a coach, na doon ko talaga natutunan yung discipline kanila, Mrs. Jorge, yung paano maging, paano yung attitude mo towards the court or outside the court. Kung kailangan, hindi ka malilate, si pagagalitan ka, or hindi ka papalaruin. Yun po yung tumatak talaga, Coach, na pag naging player ka, na-develop dyan sa WBL, is yung discipline po. Na kahit sa anong field ka po dalhin, anong field man yung tatahakin mo, madadala mo po yung self-discipline na tinatawag po. Malaking factor po yun sa mga players. Ayun po, Coach. So, both of them, yun naging training ground nila bago sila naging member ng UAAP. So, naglaro si Coach Marichu, residency niya yon. Pero, yun nga, natuto siya. Kasi iba yung laro sa ano ko siya, sa probinsya, hindi ba? Ibang-iba. Ibang-iba. So, parang so, ano, break-in. Parang break-in. Yes. So, Coach Julie, ano, no? Pwede pala yun, no? Kanina, si Jack, ano, naglaro high school for college. Yes. High school level siya, pero naglaro siya for college. Oh, the reason, Coach, kasi ang NU noon ay wala namang high school team. Kaya she was allowed to play for college team. Yun. Tapos si Marichu naman, si Coach Marichu naman, parang while serving her residency year, yes. Yon sa parang break-in tournament ni Coach Marichu. Maganda yung experience nila as a player, no? Pero kita mo naman si Jack ngayon, no? And the rest was history na, Coach. At nag-a-attend pa ng opening ceremony, guest of honor pa ng WBL. Grabe, sobrang
Oh. Dati ako yung nandun sa harapan, walang kaalam-alam sa basketball. Oh. Never ko na imagine na isang araw ako na yung titignan nila sa harapan. Nata ako na yung nagpapa-picture pa, no? Nagpapa-picture. Sobrang nakakatuwa lang talaga sa WBL, as in sobrang daming girls, women's na gusto talaga mag-basketball. And minsan kapag nakikipag-interact ako with others, na minsan di kahit na ayan coach, oh ay, ganda mo, she was invited. Yes. Oh, yan. Ano? Tapos nag ako escort ni Chuck diyan eh. Ako escort ni Chuck. So, ano, di ba? Ano ba feeling, Jack, nung gano'n na nang, nung nag, ano ka, nag-guest ka sa, ano, sa WBL opening? Sobrang honored. Like, di ko, kahit kailan di ko naisip na isang araw tatayo ko sa harapan ng stage ng WBL and giving out speech. Sobrang saya lang. Sobrang loving. Hindi, may gusto sanang gawin si Jack nung kumanta. May gusto mo talaga sumayo. Sige na, so coach. Alam mo, ma-entertain. Si coach Marichu naman, no? Coach, champion ka, WBL. MVP. Diba? Ano ba to? Senyales na ba to na Marichu Baccaro has arrived in Metro, in NCR. So watch out. No, nung nanalo ka ba ng MVP, nakita mo na na sunod-sunod na to sa napakaraming MVP at Mythical 5 selection na makukuha ko. Ganun ba yung feeling mo nung naging MVP ka sa WBL? WBL, no. Actually, coach, yung sa WBL po na nanalo po ako nung Mythical 5 and yung MVP po. Sobrang saya po talaga kasi hindi ko naman po ina-expect na makakuha pa at the same time champion ka na tapos may award ka pa. Talagang sobrang saya, coach. Pero yung pumasok sa isip ko nun, coach, na ito na yung start ng preparation. Ito na yung preparation ko para galingan ko pa sa UAAP. Tapos coach, parang talagang pumasok sa isip ko na kailangan talaga mag-work hard every training kasi worth it yung results after. Kaya na maganda po yung preparation na kailangan mag-sacrifice ka sa training, set aside mo yung mga ibang bagay, yung mga nakaka-cause ng poor performance, talagang matututunan mo. So, ano ka? Kaya, ano ha? Sobrang thankful ko. Marichu, marami ka din sinacrifice para sa narating mo sa basketball. Eh. Yes po, coach. So talagang kung may gusto kang mangyari, you have to take Give up something para may makuha ka. So siguro ganun din si Jack, no? Marami tong give up na ano, no? Na pasa. Sacrifices din pasa. Kurot, ha? Ganun ba 'yan, Jack? Pasa at kurot. Hindi, grabe, coach. Kasi sobrang iba ko sa like si Coach Marichu, marunong na siya mag-basketball. Ako po talaga, as in zero. So, yung mentality ko that time, kung if I like really want to pursue this sport, I really have to catch up with others. Like, times two ako palagi. Like, double effort ako palagi para matuto kasi sobrang wala talaga akong alam. And ang lahat ginawa ko, makinig sa coach kung ano yung ituturo nila, gagawin ko para lang talaga matutunan ko yung basketball. And yun, eventually I come to love the sport and embrace it. So talagang ginusto ko siya, kaya siguro kung ano man yung narating ko ngayon, kung nasan man ako ngayon, sobrang rinabaho ko rin. Right, and yeah. Guidance of my coaches, hindi ko mararating to. So, ano, Coach Julie, kanina, di ba, pinag-uusapan natin yung physical attributes, yes, yung speed, yung tangkad. Ngayon naman, yung attitude naman, di ba, si Coach Marichu. Yes, hindi tumigil, nag-sacrifice si Jack.
Ganun din, alam niyang malayo pa yung marami pa siyang kakainin pagdating sa basketball. Double, ano, no? Triple effort, coach. Triple effort. So, yun talaga yung, ano, yun talaga yung... ang secret doon. Kailangan, no? So, talagang, ano, talagang tatrabahuhin talaga. So, walang binibigay sa inyo na outright kayo na yun, di ba? Nothing so, comes easy po. Lahat yun, talaga. Kaya nga. Pwede po ba shoutout ko lang, coach? Yes, shout-out yes. Shoutout ko lang po yung idol ko, si Engineer Dave Wilson yu. Shoutout ko. Idol ko po. Yes. Naging guest din namin yan last time. Opo, idol po yan. Grabe, Engineer. Engineer, di ba? Binubuli mo ata si Dave eh. Baka kaya number, baka binubuli mo to. Kaya ganyan, ha? Hindi po. Yeah. So, sige, coach. Tune tayo ngayon. Balik tayo ulit sa question and answer portion natin. Yeah. Masayo, marami akong mga prizes. So, ang next na prize natin is a Blackwater Grooming Kit and Slam Magazine. So, next question. Saan naglaro si Jack noong third year high school niya? Ba? Saan siya naglaro? Third year high school? Oo, noong third year high school niya, naglaro ng WBL, ha? Anong team siya naglaro? Yun. So, if you know the answer, type it sa ating comment section at kung kayo ang unang-unang sumagot, and you will win this grooming kit from Blackwater. Again, you should have... Hindi pwede Taiwan address, Jack, ha? Kailangan from the Philippines kasi mahihirapan kami ibigay ito sa inyo. Oh, ano, coach, ha? Ang ano, ang bigyan lang natin sila ng background there, yung sinalihan yung mga WPBL team ni Coach Marichu, yung Ever Bilena, yun ang counterpart ni Blackwater. Yes, yes. Isa din sa mga ano yan, isa din sa mga tumutulong. Supporter sa, natin, oh, supporter sa women's basketball. So, hi. Kila Boss Joseldo. Actually, coach, nakalimutan ko siya i-greet last week. It was his birthday. So, happy birthday. Boss Joseldo. Belated happy birthday. Yes. Okay. So, ayan. Tama ba? Aba. Tama ba, Jack? Mukhang related to kay Coach Marit, yung mukhang kapatid niya ata. Mabibilis mag-type. Mabilis mag-type. Mabilis naman mag-type. Ang gagaling, ang husay. So, congratulations sa iyong kapatid. Yes po, coach. Mag-birthday po nga. Happy birthday po, Ate Marian. So, Coach Marit, sa iyo ko na lang ibibigay, ikaw na lang magpadala sa Bacolod, ha? So, you win this Blackwater Grooming Kit and the Slam Magazine. Yan. So, right now, coach, syempre, meron tayong intermission. So, meron tayong mga picture na ipapakita. Yan. Tapos, pipost namin yan, and then maybe you just tell us something na memories nyo na naaalala nyo about that picture. So, tignan nyo na lang kung ano yung mga yan, ha? Don't worry. Approved by Instagram yan, mga yan. There! Ayan, oh. Aba! Teka muna. Parang mga kilala ko yung mga players. UP, coach. UP, and USC. UP! So, bakit taga sa amin to? So, anong mga UP memories mo dyan? Marit yung bakara. Tama ba si... Coach, tell us something. Yan. Ano po yan, coach? UAAP, I think, elimination or battle for... Parang ano po yan, coach, eh? Kung di po nakalimutan, ay semis po ata yan, yung game na yan. Semis. So, crucial. Against UP. Tsaka andyan si Phil, oh. Si Phil Kainlet. Shoutout pala dyan kay Dr. Phil. Shoutout kay Ko. Kams Casino. Si Kams. Actually, si coach, Kams, student natin to. Si Kams yung coach, yes. Eh, di ba, coach? Student natin sa best, sa Kalayan de Oro. Yan. Yes. Opo, coach.
yan yung game, Coach Julie, na talagang sobrang tight defense at dikit lang po yung laban namin dyan eh, against UP. Ano kasi yan eh, Coach Marichu, si Kams at saka si Phil, si Doc Phil, eh mga best graduates din yan. Mga nagsipag-best yan at naglaro, si Phil, naglaro sa WBL to. No, naglaro to sa WBL, sa Saints ko. Saints ko, Saints ko. Yes, eh, ano na to, batak na batak to sa laro. Na, si Kams naman, tayo, Coach Julie, di ba, nakita na natin to, high school pa lang, sa Cagayan de Oro. Cagayan de Oro. Ng clinic sa best. Yes. Tapos Coach Marichu, tama ba tayo yung magkasama nung nagki-clinic na tayo? Si Kams naroon na, no? Parang ako, Coach, ano na yun? Xavier University na, no? Tumutulong na sa basketball team. Oo, so kita mo naman, no? Coach na po si Kams. Oo, dahil sa best, no? Umabot sa big league, sa UAAP, no? Through tournament or through the camp, no? So si Phil, camp and tournament, si Kams ay ano. Pero, di ba, ang pinakamatinik pa din, kumbaga sa isda, ito yung tamban, di ba? Yung Coach Marichu, di ba? Si Coach Marichu pinakamatindi pa rin. Diba? Si, ano, Coach Marichu, ilang ba ginawa mo dito? Ilang ba ginawa mo dito? Points, Coach? Oo. Oh. Ba? Parang ikaw ata top scorer 20, dito eh. Opo, Coach. Mga siguro 20 points may get din po, Coach. 20 points, no? 20 pala yung marikin baka rin. Tapos sinabi niya kanina, ano ha, tight defense ha. So, paano naka 20 points sa tight defense? next picture natin, Coach. Next picture. Yes, yes. Ayan, no? Oh, ito. Ever Bilena. Oh. So, Coach. Yan talaga, Coach. Ano yan? Best of the best. Parang, ano na po, Coach, eh. Para siyang papuntang pro na talagang lahat ng mga selected na mga gagaling na players ay nagsama-sama po. Eh, tsaka yung shoutout pala yung coach ko dyan, si Coach Pat. Coach Patrick Aquino. Talagang natutupo kay Coach Patrick. Hello, Coach Pat. Coach Edwin. Alam mo ba, Coach Edwin, yung assistant coach ko dyan, hindi pa rin talaga nagbago. Si Coach Julie Amos pa rin. Oh. Yung assistant coach niya nag-champion. The original coach, Ever Belena. Alam mo naman, Coach Marichu, loyal yan sa Ever Belena, di ba? Yes, so yes. Talaga naman, ano, talaga naman nung, alam ko to dahil nung napasama ka sa team, sa Ever Belena, di ba? Tayo yung mga magkakasama sa sasakyan nun. Niyayaya na kayo ni Coach Pat na maglaro sa Ever Belena, di ba? So talaga namang, ano, talaga namang napakaswerte ni Coach Pat, no? Hindi pa ako nililibre ni Coach Pat, ha? hindi, biro lang. Coach, ganito, yung Ever Belena po, Coach, talagang sobrang ano din siya memorable kasi parang alam ko si Coach Pat din yung nag-coach 10 years before 1998, time pa nila Coach Julie, sila po yung nag-champion. And then after 10 years, nawala po yung revive. Yes. No, time naman po namin na-revive po, Coach, at same si Coach Patrick din po ulit yung nag-coach. Oh, yeah. Na nag-champion po kami dyan. Talagang memorable po yung league na yan. At MVP ka dyan, ah? Nice. Mythical 5 po, Coach, tsaka MVP. Oh, di ba? Parang si Coach Julie din. Parang si Coach Halima. Julie din. Parang sumusunod kay Coach Julie. Oh. Tignan mo 10 years from now, ikaw na host ng Be the Best. Pwede. So, sige. Let's proceed. Yeah, no? Maidens. Ba? Anong mga lingan? Ah, okay. Ito, mga recent na lang to. Recent na to. Ano yan po, Coach? Actually po, Coach, na-invite po ako dyan ng sa WBL, yung team nila, Boss SJ, Fab, tapos Hawthorne. Yan po. Sa ano po yan, Coach? Ha? Saan po? Sa Guadalupe Viejo ata yung gym. Oh, tapos Iga po. Okay. And then, ano ba nakalagay dyan? Ah, okay. Best player of the game. Nakalagay. Hindi. Yan po, Coach. Yung Coach, dyan sa league na yan, Coach, yung mga ibang tapos na din po mag-UAP,
Then, so after college siya rin, ano? Diba? Masali din po, coach, after college. Kasi parang nagkaroon ng mga international games, yung mga commercial league or other tournaments. Yan. Ayan po. Ayan. Tuloy ang basketball. Ano, tuloy-tuloy lang po, coach, yung laro. Yes. After college, siguro, while teaching, while coaching, ayun po, coach, sumali po ako dyan sa liga. Na, ano, best player pala. Okay, good. Yan po, coach. Next, Direk. Aba, eto na. Ibang karir na to. Oh, sa mga hindi nakakaalam, si Coach Marichu ay coaching staff ng Best Center din. Yeah. Talagang mahaba po yung story ng picture na yan, Coach. sa ano po ata yan? Sa Rojas. Kung di po ako nagkakamali, kanila Coach Ronnie po yan sa Rojas. Oh. At tapos itong isang picture sa left side, sa Ateneo College Cover Court. Wherein, yung nag-introduce po sa akin dyan, Coach, si, yung makapasok sa Best Center, si Coach Peke, that was 2005. Kaya thankful din po ako kay Coach Peke. And then, experience ko po maging part ng Best Center, yung family ng Best Center. Talagang sobrang dyan po ako natuto. Aside from being a basketball player, dito po, ano na po, coach, wherein sinishare ko na po sa mga young athletes, mga young players yung talents na saka ito, na meron Coach Marichu, excuse ha, ito pala, ano, yung isa, yung nasa kaliwa, mukhang Ateneo de Cebu, ano, Ateneo de Manila, pero Ateneo de Cebu pala to. Opo, coach, sa Cebu po yan. Sa Cebu, di ba? Ah, ano, okay. Sa ano? Ateneo de Cebu, saan pala yan, coach? Kanila, sa coach, opo, sa Sacred Heart. Sa kanila, Coach Rico. Oh. Yan. Shout out po pala dyan sa mga, ano, sa mga taga Cebu na, ano, players and then viewers. Yan. Galing, ano? Ang galing, coach, ano? Tsaka magpaganda yung, ano, yung experience. Si Coach Marichu, nalibot na. Ang Pilipinas dahil sa Best Center. Totoo po yan, coach. Dahil po dyan sa Best Center, nagturo po ako sa iba't ibang probinsya, sa Iloilo, Rojas, kahit basta Luzon, Luzon, Visayas, Mindanao na naikot na po niya. Opo, coach. Thank you po sa Best Center. Sobrang ano, dami ko po natutunan. Kinakabahan na ata si Jack eh. Oo, oh, parang nagdadasal sana. Grabe po pala yung Marichu Bacaro. Oo, oh, ibang klase. At saka, ito pa, talaga ba, Coach Edwin, baka nakalimutan ko pala ko ta. Shout out ko pala yung ano, organizer ng Bacolod, si Coach Joan. Talagang support ko si Coach Joan. Yes! Ayun, Coach Joan. Oo, alam mo, Coach Judy? Alam mo, Coach Judy? Yes, Coach Edwin. Saka Jack? Nakasama ko to si Marichu sa Bacolod, di ba? Magkasama tayo sa Bacolod. Ang saya kasama nito sa Bacolod, biruin mo sa Bacolod, oh. Magtuturo kami maghapon. Maghapon magtuturo kami. Tapos sa gabi, maglalaro pa ng basketball to. Bawawala sa hotel. Tapos ang nasa hotel yung kapatid mo ata, di ba? Coach Marichu. Opo, coach. Okay. Nasa hotel, yung kapatid niya. Tapos, tatanungin namin, asan si Coach Marichu? Ayun, naglaro. Naglaro? Bitin pa? Oo, nag-three on three. Naglaro na sa 8 oras na laro. Oo, coach. 8 oras na turo. Naglaro 8 oras na turo. Talagang pag passion mo talaga, coach, hindi mo mararamdaman yung pagod. Daming energy. Gusto mo talaga yung walang kapaguran. Samantalang kami, naka-dextrose na. Pero ang saya, Coach Edwin. Oo, so, oh, hindi. Ang saya talaga. Ang saya. Ang dami namin pinagsamahan ni Coach Marichu. Tayo, Coach Julie. Yes. Nakasama natin si Marichu sa ano, di ba? Sa Sambuanga. Sambuanga. Sambuanga, Coach. Hintik mag-jogging, no? Hintik mag-jogging. Jogging niya, sprint. Jack, nako. Oo. Oh, ano iniiwan kami palagi. So, yan. Tuloy natin. So, I think. Tuloy natin. Mga pictures. Naman. Ayan na. Ikaw naman ang mag-share nitong mga to. Sino yan? Para sa mga viewers, eto po ang idol natin, si Jack. Ganito siya nag-umpisa. Ayun po, nakita yun. Ako po yan. Itong picture na naka-red jersey ako sa ano to, Iba Zambales. Oh. Yan. Opo. Yan yung regional namin. Tapos itong sa kabila, yung naka-blue, yung marami kami, ito po yung City Meet sa Malolos.
Malaki mo nga talaga. Malaki sports complex po yan. Oh, kita nyo po akong pinaka malaki po sa kanilang lahat. Oo, kita naman. Mo, Coach Edwin, ha, sa lahat ng mga interview ni Jack, hindi nila nakikita to. Dito lang natin na dito lang first ever revelation. First time. Yes. Yung mga viewers natin. Coach Julie, panigurado po ako. Ini-screenshot pa to ni Andrea Bea Pongo. Hindi, sabi mo sa kanya, wag na, isi-share ko na lang. Kasi Andrea, nasa ano ngayon? Davao? Yes. No? Opo, nasa Davao po siya nag-assign niya. So, okay. Okay, next photo, direct. Yan. Yes, no. Yan! Ito na yon proof, 2013. So, ano story dito, Jack? Yan, nag-champion po kami sa WBL Under 25 Division. Yes. So, ang saya-saya, ganun pala yung feeling. Ang sarap lang sa pakiramdam. Kami dyan, tatlo kaming malalaki, di ba, nasa, ayun ako, si Rena, si Tiki. Oh, sobrang daming memories dyan, Coach. Sobrang daming magagandang alaala. Alaala talaga. Ayan. Grabe. So, yan ang itsura ni Jack, yung first competition niya sa Manila. Yung kanina, Zambales, para lang siyang ano, napadaan lang eh. Alam mo yun? Oo. Oh. Tapos ngayon, mukha ng player. Mukha ng player. Coach Julie, mga, ano Jack, mga kakampi mo dito, hindi mo ba naaapakan pag nagdi-drills kayo? Hindi, Coach. Parang... Nanliliit, Coach. Grabe, kahit ang laki ko po, nanliliit po ako. Kasi ang gagaling po nilang lahat. Wala po po ako kagaling nila. Talaga naman. Alam po talaga ako, pero opo talaga. So, yan yun, ang revelation. May ano pa ba, Derek? Look at this, Coach. First ever international game ko to, 3x3 under 18 sa Bangkok, Thailand. Yes. 2013, yes. Opo. Tapos yan, dyan ko po nakilala si Terdy and dyan ko po siya naging kaibigan. So, yan po. And, at yung isang picture? Ayan, and 10 years later, parehas kaming Mr. and Miss Basketball. Grabe, 10 years in the making pala. Kaming dalawa yung magiging Mr. and Miss Basketball. Ayan. Kita mo naman ko siya, destiny ang tawag dyan, ano? Parang lang silang, alam mo yon yung first competition nila together, tapos pagkatapos ng UAAP career nila, sila pa rin ang magka-batch. Getting the same award. First time yan, Coach. Mr. and Miss Basketball, no? Mr. and Miss Basketball. So, yan ang transformation ni Chang. Along the way. Tama, Jack, bumawi naman kami sa mga photos, Jack. Oh, Coach, okay yan. Meron pa ba, Direk? Ito yung parehas to sa India. Itong year na po, ito na yung nasa Division 1 na po kami naglalaro. Na yung elite sa elite. Ng mga andyan na yun, China, Japan. Ayun, kalaban po namin dyan, Chinese Taipei. Tapos itong kabila yung versus New Zealand. Oh. 2019 lang po. Opo, 2019 lang po ito. Ayan. Yan, oh. Jack, naalala mo yung nangyari sa'yo sa New Zealand? Oo, Coach, naalala ko yun. Hindi ko makakalimutan. So, anong nangyari sa'yo, Jack? Sa New Zealand. New Zealand po kami, pre-Olympics qualifying games po yun. Tapos, parang isa o dalawang araw na lang uuwi na po kami. Last game namin, nabagsakan po ako ng siko sa mata. Siko, Coach. Ouch. Oh. Opo. Tapos, yun po, sabi ng doktor, nung sinabi niyang possible fracture, gumuho yung mundo ko, Coach. Kasi... Coach, uwi na kami isang araw na lang. Pagbalik ko po, championship namin sa NU. So, wala akong magawa. Hindi ako nakalaro ng finals namin. Naiwan ako sa New Zealand for another 10 days. Yung team ko sa NU, sa Pilipinas, habang nagse-celebrate sila. Sa New Zealand ako nanonood. Nagpapagaling. Pero Coach, ang gandang balik naman noon. Yes, yeah. Naro sa...
sa ano, sa finals ko sa NU, pero kahit na masakit pa rin yun kasi last two games ko na lang yun sa NU, hindi ko pa natapos. Pero siguro may plano si God. May plano and better, yes. Oh. And ayun na nga, kung may kasunod pa man din yung picture na yun. Direk, meron pa ba ang picture? May picture pa ba, Coach? Ah, dito na yan. Ayan sa other. So ayun na, bilang isang gold yung nakuha ko pagbalik ko. Not one, but two golds. And history. So, okay, bawing-bawi na yung UAAP na hindi ko na lang. So, yung binabanggit niya ko, is yung SEA Games niya. SEA Games. Tapos ito, ayan, nandito na ako sa Taiwan. Ito yung debut game ko, yung nakatayo ako. Yung blue debut game. Parang ko. Uniform din ng NU, Ja? Oo, Coach! Diba? Diba? Di nagbago? Hindi pa rin nagkakalayo. Yung nakasulat lang, di ko maintindihan. Di ako. Mga Chinese character lang. Yes. So, yan ang mga pictures. Meron ba ba, Direk? Wala. Yan. So, yan ang mga pictures. Diba? Talagang memorable sa atin. Up to now, talagang brought us to those inspiring stories. Oh, shout out, Basil. Coach Warichung, pasahin mo na. Hi. Shout out pala sa ating organizer din po ito eh, si Coach Labla Vega. Nakaka-inspire po ang stories ng both guests, lalo na po sa mga babaeng atleta dito sa probinsya. Shout out. Hello, Coach Chow. Hello, po. Hello, Coach Chow. Oh, yeah. Totoo naman. Totoo naman yung sabi ni Coach Chow na yung stories nyo, nakaka-inspire yon sa mga aspiring players no na nasa probinsya na nangangarap din na one day they will also play in the big leagues no professional or represent the flag or play outside no the country. So talagang ano, talagang kayong dalawa ay inspiration ng mga athletes na nasa probinsya. Yan. So, malaking ano kayo, malaking inspirasyon kayo sa kanila. Yan. Okay. So, nakita mo na mga pictures, Coach. Ang dami ko pa talagang prizes. So, dami po ang prize, no? Doon tayo sa pangatlong question and answer. Ito, Jack, baka ka mag-anak, bakaro na naman ito mauuna rito. Ang galing. So, ito na. The third question. Ready na kayo, ha? You will win this jumping rope, courtesy of Chris Sports and the Slam Magazine. Question number 3. Saan naglaro si Coach Marichu where she won the MVP and champion title back 2005? Anong pangalan ng tournament na pinaglaroan ni Coach Marichu na naging champion siya and at the same time MVP nung year 2005? So, the first to write the right answer sa ating comment section will be getting a Slam Magazine. Dito si Jack, oh. Ganda ng uniform. And I, galing sa Chris Sports, Champion Girl. And remember, yung mga nanalo kanina, don't forget to give a message sa ating Best Center Sports Inc. and give the address. And hopefully, ha, ang mailing address nyo, kailangan Pilipinas, ha? Huwag Taiwan. Ano pala, ano? O yan, oh, meron nagpapa-shoutout. Shoutout po kay Ate Berna de la Cruz. I hope you're having a good evening. Yan. Player ko po yan, Coach, sa ano. Sa Paranaque National High School. Aba, magandang gabi sa'yo. Hello, Berna de la Cruz. Yan. So, yan. Tama ba? We have a winner? Yan na. So, can you read? Coach Marichu, can you read? Tama ba? Justin Wayne Liserio, WBL. Yan. Tama po. Ano, no? Tama. So, congratulations. Winner ka, Justin. Winner ka ng jumping rope. And, congrats, Justin. Oh, kamag-anak mo rin yan? Grabe na.
ng lahat ata ng viewers natin, kamag-anak and student ni Coach Marichu. Grabe tayo. Supportive. Ang galing, ang galing. Supportive. Grabe. Okay, so Coach, let's, alam, ang dami pang mga nagsha-shoutout sa atin, but let's continue with our, tapos sa tayo, Coach, nandito pa lang tayo sa WBL, eh, di ba? So, tapos college level, champion sila. Ngayon, ito, pag-usapan naman natin, Coach Marichu and Coach and Jack, both of you, actually, parehas kayo, ginamit nyo ang basketball para makapaglaro. I mean, baliktad, para makapag-aral. It's now, yun. Kasi yung iba, alam mo, yung iba, nag-enroll para maglaro. Mm. So, being a student-athlete has its own challenges and siyempre, can you share us kung ano yung mga challenges na na-face ninyo while you were playing? So maybe let's start with Coach Marichu. Ano yung mga interesting stories mo na naalala mo being a student athlete? Yung mga interesting stories, Coach? Oh, yung college days mo, yes. Yung sa UST, Coach, nung naglaro sa UAAP. Yung mga challenges yung ano, Coach? Ano, Coach, yung training? Kasi talagang dalawang beses ba? Tatlong beses tayo nagtitraining, Coach. And then, after, magkakaroon po tayo ng weights training sa umaga, and then core training, and then papasok po sa school, may in-between na klase. Tapos, minsan, paghapon, Coach, pinagdijag pa po kami, Coach, di ba? So, parang yung hirap sa training, nandun, kailangan balansin mo yung aral. Tapos, pag-uwi mo dun sa dorm, Coach, may sikasin mo pa yung sarili mo, lalaba ka ng gamit mo, ayusin mo yung pan-training mo kinabukasan, gagawa ka ng assignment, masipag ko na rin sa aral, talagang. Coach, yung sobrang hirap po ng naranasan ko ng college na kailangan kong ituloy lang, Coach, para ma-achieve ko yung kung ano man yung ngayon. Yung sacrifices, gigising ka ng maaga, training, tapos aayos ka ng gamit ulit. Paulit-ulit, eh, no? Paulit-ulit. Parang routine, Coach, talagang tsatsagain mo na minsan may isip mo na, just ang challenge pa dun, Coach, since malayo ka sa family mo, pag kunwari, nahirapan ka sa training, wala kang masyadong makausap, lalabas mo sa teammates mo. O kaya dun sa minsan, Coach, kinukup-kup kami ng mga parents ng mga teammates namin, dun po kami nagsistay para maiba po yung hindi puro training, hindi puro aral. Yun po yung ginagawa ng college. Talagang sobrang hirap na kailangan pagtsagaan mo, balansin mo yung aral mo, mag-sacrifice ka sa training. Kasi po, Coach, ano eh, yung mga ibang athletes, hindi po kasi lahat talagang well-off yung iba dyan. Yan na yung way nila para makapag-aral ng libre. Yes, at the same time, makatapos sila ng pag-aaral, and sobrang malaking factor po yan sa parents nila na hindi na po gagastos ng tuition. At the same time, ikaw as a player, may experience mo yung mag-travel sa ibang bansa, pag nag-champion yung team nyo, marerecognize ka, makakontribute ka sa team, makasaya mo yung mga nanonood sa'yo, ma-inspire mo yung mga taong hindi ganun ka-eager para pagbutihan yung paglalaro nila or yung pag-aaral nila. Talagang kailangan mong balansehin para ma-achieve mo yung goal mo. Magsasacrifice ka talaga, Coach. So, yun yung binanggit niya, Coach Chu, ay Coach Edwin, ha? He graduated, she graduated, oh, nag-graduate siya sa UST. Challenges, no? Oh. Pero, alam mo yung tiis, no? Tiniis siya, Coach, ha? Pero, Coach, worth it talaga, Coach. Worth it. Nag-graduate ka na. Nung nag-graduate ka, Coach, talagang may ano pa eh, may award ka pang, may bonus pang award, yung parang Benavides Award ata nung graduate sa UST. Parang wow. Sa Outstanding in Sports. Oh, diba? Yun naman ang ano memories, Coach. Coach Julie, no, yun nga yung hindi biro ang maging isang student-athlete. Student-athlete, yes. Hindi biro, no? I'm sure mamaya pag nagkwento din si Jack, baka ganun din, no? Same experience din sila ni ano
ni Coach Marichu, no? So Jack, ikaw ba, ano bang mga naging challenges mo nung nasa ano ka, nung student athlete ka ng NU? Syempre, yun nga po, being student athlete is really hard. Sobrang hirap talaga, pero when you have that dedication, your passion, and yung courage mo, perseverance mo, magagawa mo siya ng sabay. So, yung pinaka importante talaga dito, yung time management mo sa sarili mo, kung paano mo ibabalance yung aral and then yung training mo. Lalo na ako, umaga yung training namin, 6 to 9 a.m. Tapos, pagod ka na, lalo na pag conditioning pa ako, Coach Julie. Nagre-reklamo ata, Coach. Oo, parang may hugot. Right after ng klasika, so parang yung sarili mo, yung isip mo, minsan gusto mong mahiga kasi pagod ka, pero kailangan mo pa rin pumasok. So pagpasok mo, syempre di ka naman pwedeng matutulog sa klase. And lalo na ako personally, yung mindset ko going into college na gagamitin ko yung pagbabasketball para magkaroon ako ng magandang education, makatapos ako ng pag-aaral. So, hindi excuse yung pagod ako, di ako papasok. Hindi talaga. Yes, yes. And dumating ako sa time na dalawa yung training ko. After ng NU, diretso agad training ng RP. Tapos after RP, kahit late na ako ng ilang oras sa klase ko, papasok pa rin talaga ako. Kasi yun yung importante sa akin na I have to do both. I need to show up in both, in practice, and especially in my studies. Kasi naririnig ko na sinasabi nila na, athlete yan, so easy pass, ganun, athlete yan. Parang pag-athlete agad, nasa isip ng mga tao, hindi pumapasok, or nagpapakit lang sa teacher. Pero hindi yun totoo kasi gaya nga ng sabi ni Coach Marichu na merong mga athlete na hindi naman well off. So, sobrang laki talagang bagay ng scholarship na nakukuha namin from playing. And yun, ang hirap, meron kang mga sacrifices. For example, birthday ng family member mo or may family gatherings kayo, hindi ka makakapunta kasi may training and at the same time, may klase ka and sobrang pagod, as in nakakapagod, sobrang hirap. Parang kung iisipin mo, kung mararanasan mo, minsan gugustuhin mo na lang sumuko, pero you have dreams and I have dreams na gusto kong maging totoo. Kaya konting fight pa, konting laban pa, di ba? At the end, sobrang worth it. Sobrang worth it niya. So, yun yung mga tinatawag, Coach, na kailangan mong pagdaanan para sweeter yung success later on. At ano, Coach, ha? Ayan, sabi nga ng kapatid ni Mark, very inspiring ang mga life stories ni Coach Chu at saka ni Jack, no? So inspired, no? Ang dami kanina na nagsasabi na na-inspire sila sa inyo, no? And siguro, Coach, no, observation ko lang, no, siguro kaya din talaga binuo ni Coach Nick yung Women's Basketball League kasi nakikita niya nga na magandang training ground to para ma-form yung habits ng mga student athletes, no, particularly mga basketball players, kasi yan, ang dream talaga is makapagtapos, get a better education, no, yung kahit yung mga Manila players, ang dami mga naglaro sa WBL na where are they now, dahil siguro sa sa training na nakuha nila sa school nila. Also, yung mga tournament na na-expose sila katulad ng WBL, no? Kasi nga, going back sa WBL, ang dami nating mga naging players doon na ngayon ay
tumutulong na rin sa basketball, no? So, Coach Julie, baka kilala mo to, si Ross Teotico. Oh, yes. Oo. Oh, di ba? Oh, he's our player sa Poveda. Poveda, saka UAP. O, ngayon, nasa na siya, Coach? Nasa PBA. Na siya ngayon? PBA. Nasa PBA. Marketing na ata siya ng PBA. Yes. O, si Erica D. Ng, ano, ng De La Salle Subel noong high school. Tapos, ngayon, siya na ang athletic director ng, ano, ng Ateneo de Manila. Yes, so yes. Talagang ano, talagang yung mga kababaihan sa sports, no? Talagang matiyaga, persevering, hardworking, saka goal-oriented talaga. Talagang focus sila dun sa goal nila, no? Talagang ano, talagang saludo, saludo ako sa inyo na yung ano niyo, lalo na yan, sila Coach Marichu at saka sila Coach Jack na yan. Sila Jack na yan, no? Yung mga achievements niyo and besides dun sa mga achievements niyo, hindi nawawala sa sight ninyo yung makagraduate kayo. Di ba? Yung makakuha kayo ng degree kasi napaka-importante nga na yun ang mas importante sa lahat. Oh, na tama si Jack kanina, no? Tinanggal niya yung nakinahon na kayo sa pagka-athlete, tulog sa klase, pagka-athlete, nagpapakit sa teacher. Yan, no? So, sa tingin ko naman, Jack, kung ikaw ang estudyante, eto tayuan mo lang yung teacher talaga namang sado ka na. Oo. Sado ka na, Jack. Alis ka diyan. Siguro kahit makatulog ka, mukhang hindi ka gigisingin, eh. Baka sasabihin. Baka pag ginising ko to, mali ang gising. Tapos ako coach, dito. Well, coach ako, ano. Babanggitin ko lang, Jack, ha, kasi graduate si Jack sa NU and alam mo ba, coach, na muntik na siyang maging awardee na ano, cum laude, coach. Ilang puntos na lang. And hindi lang yun, she was given the athlete of the year ng NU. So, ganun talaga. Pag meron kang passion, meron kang role, at you're really driven, well, you'll go far. Pero ito na, coach, ito na yung last question natin. Coach Marichu will be part of the WNBL and will be playing for Taguig Lady General. So, siguro, coach, ano yung mga expectations na doon sa, syempre, from dating collegiate, invitational, ngayon maglalaro ka na sa Pro League. So, ano yung mga sa tingin mong next in line for you? Coach, siguro yung mga expectation doon na yung nung mga training ko nung college, talagang dadoblehin pa kung ano yung pinakita ko doon sa practices, kung ano yung mga sinacrifice ko ay pagbubutihan pa kasi parang best of the best yung competition. Hindi na siya college level, nasa pro siya. Big sabihin, lahat ng teams prepared at yes, pinaghandaan yung laro. So, para magpa-condition ka, gawin mo ulit yung mga dating ginawa mo or dagdagan mo pa, mag-sacrifice ka pa. Tsaka, coach, yung pinakamalaga dito is yung relation mo po sa mga players. Kasi darating ang time, coach, yung paglalaro, mawawala din yung ano eh, yung skills mo, ihina ka or mawalan ka ng tawag nito, yung talent na binigay sa iyo. Darating ang time, hindi mo na ma-maintain po yun, coach eh. Talaga ang memories na lang ang matitira. So para sa akin, ngayon pa lang pinaghahandaan and every game siguro, coach, igagawin mo talaga yung best mo na sa tingin mo, yun na yung best or last game na mangyayari sa'yo. So, you have to make a good preparation. You need to sacrifice again. And sabayan mo lang, coach, ng time management. Kasi so, sa time ngayon, coach, hindi lang naman pagbabasketball yung pwede namin preparan. Eh. Siyempre, aside from that, may mga iba pa rin bagay na pinagaandan. Kaya ng work, yung iba sa mga players po, coach, may mga trabaho din po sila. So, for sure, gagamitin din po nila yung ginawa nila dati, yung pag ng student-athlete sila, na paano i-balance yung studies, at the same time, yung paglalaro po. Tsaka, since mag-ano po ako sa Taguig, coach, gusto ko lang po pasalamatan at batiin si Mayor
Dino Cayetano, talagang sobrang supportive. And si Coach, Coach Bing Victoria. Okay. Coach, saka yung mga coaches ko po dun sa Taguig, sila Coach Mixon, Chef, Coach Robin, RJ, lahat po sila. Coach Ricky Reyes, thank you po sa kanila. And then, Coach, nagpapasalamat po talaga ako sa opportunity na binigay. So, yun. Coach, Coach Julie, pwede ba ako magdagdag pa ng question kay, no? Kay Coach Marichu? Sige, Coach. Oh, kasi total, nabanggit mo na rin yung next career niya, di ba? Coach Marichu, si Jack kanina, sabi natin, nag-played for the national team. Nung pinakilala ka namin, di ba, na-miss mo, no? Parang mas pinili mo magturo kesa sa mag-represent ng flag. Bakit ganun, Coach? Bakit yun ang pinili mo yung magturo kaysa sa ano sa national team? Kasi ano po coach yung kwento ko po kasi din coach since na experience ko po yung passion ko yung pagbabasketball UAAP days sumali po ako sa RP. Dumating po kasi sa time coach na kailangan ko ding iset aside yung passion ko kasi ang tawag po kailangan ko mag-sacrifice ulit for my family kung ano yung mga needs po nila. And then, nung nagkaroon po rin ng opportunity, itong pro, at pabigyan po ng time na maglaro, eh, iisipin ko naman po yung aking passion. Wow, so ano, no? Pinili ko po yung teaching before. Kasi yun po kasi coach yung ano eh, kumbaga, nag-aral ka ng 4 na taon, makakagraduate ka ng ganong kurso. So, isipin mo din na, siguro, after playing basketball, dun naman po ako tututok para may apply ko naman po yung aking pinag-aralan. The same time, makakulong po sa mga estudyante. And yung pagpili mo na ikaw ay magturo, it's as kasing choice, honorable din yun, no? Yeah. It's a big honor din. Yeah. It's like representing your country din sa mga competition, no? So, kaya ako, saludo na pinili mo yung aral, sinacrifice mo yung self-sacrifice, eh, di ba? Yung passion niya mag-basketball. Eto ka, UAAP MVP ka. Pero, ano, gamitin ko muna yung pinag-aralan ko. Tumulong muna ako sa pamilya ko. O, tapos, ngayong nakatulong na siya, o, eto na. No? Babalikan niya yung, kanyang passion which is basketball. Parang ano, Jack, no? Parang love story, eh, no? Diba? Babalik ka din. Mahal mo, iniwan mo muna. Hugot, ah. Hugot yan, ah. Oo, parang ano, no? So, yung mga viewers natin, siguro, pakitaan naman natin konting love si, ano, si Coach Marichu. Grabe yung, ano, ah. That self-sacrifice, ah. Ang daming tao na, hindi, diba? Ito gusto ko, ito gagawin ko. Diba? Pero siya, ano, sinacrifice niya muna pansamantala dahil pamilya. Diba? Oh, dahil gusto niya pang magturo, gusto niyang ma-apply, ano, wow. So, talagang, ano, talagang winner ka, Coach Marichu. MVP ka talaga. Yeah. Okay, Coach, let's move to Jack naman. From college basketball, she was asked to play another college basketball in Taiwan, representing Shishin University as an import. So what is it like playing for the college basketball diyan? Ano yung difference? Was it? Ano yung competition diyan? Siyempre, iba yun eh. Iba yung pakiramdam na yun. Hindi mo naiintindihan yung mga ka-teammate mo, kung anong sinishare sa'yo. Ano yung ano experience mo diyan? And by the way, Coach, they will be playing for the semifinals this coming wow. Next Saturday and a knockout game for the final. So yes, thank you, Coach. Yun nga, coming here playing with them, at first, syempre, medyo nangangapa pa ako kasi nga, yun nga, language barrier. Di sila marunong mag-English and di rin ako marunong mag-Chinese. Pero, syempre, basketball is a universal language. Basketball, 'di ba? Madali lang din kasi express, oh. Yung place ganito, mm-hmm. Kailangan ganito dito ka, ito yung position mo, ganito dito ka dapat, ganito yung gawin mo. So medyo nakuha ko 'yon lalo na yung mga place kasi medyo similar din naman sa place natin, coach. So medyo naging advantage 'yun sa akin. And
as the day goes by, na unti-unti kong nakikilala yung mga teammates ko na even though hindi sila ganun kagaling mag-English, yes. I tried my best to communicate with them in the best possible ways na we could understand each other. And yun, until na hindi ko na lang napapansin na, oh, nakakapag-usap na kami ng ganito, dire-diretso na naiintindihan namin yung isa't isa. And yun, I got to know them one by one, like, how are they inside the court and how are they outside the court, especially inside the court, kung paano ba sila maglaro, kung mm-hmm. Kung ano ba yung mga kung saan sila mas magaling na dapat tutulungan ko sila, ganun. And yun, pero nung una, coach, ha, ganito, bagong-bago mapunta sa ganun. Yes, yes. Hello, first scrimmage ko with them, as in first practice ko with first them, time. 5-on-5. Yes. 5-on-5 kami. Siyempre, coach, being in the Philippines, and we all know that Philippine basketball, we love to play physical, like, body-body talaga, di ba? Yes. Coach, kahit nakatayo lang ako pag binukas ko yung kamay ko, may tatamaan. Kahit hindi ko sinasadya, lalo na pag magsiset ako ng screen, kahit na nakaganyan lang ako, coach, di ba? Yes, okay, the after ng ganun, so nakikita ko na, parang medyo nasasaktan sila, pero hindi ko naman sinasadya, nagsusorry naman. Yan. Tapos right after that night, may nag-message sa akin, pauwi na ako sa dorm. Mm-hmm. Right now, may nag-message sa akin, sabi niya na, ano daw, pag daw nasa court, ang laki daw ng mga galaw ko, minsan daw nasasaktan na yung mga teammates ko, and baka ma-injury sila, kasi ganun. Tapos parang ako, teka lang, bakit? In basketball ko. At saka hindi ko naman, kung may nasaktan man ako or kung may nasasaktan man, syempre hindi ko naman sinasadya. Hindi ko naman gusto kong gawin yun. So medyo naiiyak na ako. Naiiyak na ako, coach, kasi bakit ganun? Parang, bakit ganun? Naglalaro lang naman ako. Pero sabi ko sa sarili ko na, bahala kayo dyan. Okay, alam ko na ganyan. Pero wala akong babaguhin sa laro ko kasi kaya nga ako nandito. Kasi ganito ako maglaro. Ito ako. Kaya ako nandito. Basta maglalaro ako, gagawin ko yung trabaho ko. May matamaan lang ako. So, nasa dyan. Tinawagan ko na si Coach Pat as in. Ganyan ako. Coach, ganyan. Tapos sabi niya, ngayon, alam mo na, pakiramdam ni Lorena tsaka ni Kiki. Yung import natin. Pero ngayon, naka-adjust na sila sa akin. Sa akin ngayon, na ang lakas ko daw. Ganon. So, na-explain naman nila at explain, na-express mo rin naman the reason why you're there. Kaya naman, coach, the last two remaining games, kailangan panuuri natin si Jaka. Let's cheer for her. Yes. That will be this coming or next Saturday, which is March 20, coach. Kasi knockout. Knockout yun. Okay, papanoorin natin yan. Oh, send us the link and then we will watch and cheer for you, Jaka. Yes. So, let's move on, coach. Kasi hindi pa tapos. We have another surprise for our two guests. We have to your former coaches, and they have chosen to give you a message for tonight. Coach Pat. Yeah. So, Derek, let us see kung sino ang una na na-invite natin. Morning. I was coach of Marichu Bacaro in Cesti. She played for 5 years. She was a very excellent player. She became MVP season. I forgot the year. She's a very good player, and now she's a teacher in a school in Paranaque, and I
I brought her to Best Center as a coach when she was in her third year, I think, in UST, and she had progressed very well in teaching, in whatever she does, she does it her very best. Good luck in her whatever she pursue in life. I hope she'll do her best. And I first saw her when she played in 3-on-3 in Baguio City. I recruited her. I approached her at once because she was doing very well with Benacosa. They were teammates, and I invited them to play here in Manila. Her first year in UST, she was the rookie of the year in the season of that year. And she finished the year with an MVP award. Good luck and may God bless you. So Coach Julie, no message from from Coach Peke. Oh, by the way, si Coach Peke ay coach din ng Best Center, no. So talagang legendary coach pagdating sa women's basketball. No? Anong reaction mo doon, Marichu? Oh, Coach Marichu, reaction naman na mukhang naluha ka. Parang gusto ko na umiyak, Coach, speechless. I really miss Coach Peke. Coach, thank you po, Coach. Ha. Talagang nandyan kayo sa akin simula nung napunta ako sa UST. Hindi lang po naging coach ko si Coach Peke, talagang naging mommy ko siya dyan. Outside basketball, lahat ng mga needs, kaya niyang i-provide, advice, lahat, Coach. Kaya Coach Peke, thank you. Si Coach Peke ay product na student-athlete product din. Biro mo. Opo, Coach. Architect, no? Hindi lang coach, architect pa. Well, Coach Edwin, actually, si Coach Peke rin ang coach ko when I was playing. So, yun. Just wanna say hi, Coach. Yun. Okay, so, next naman video. Alam ko na. For Jack. I to tell you and everyone how proud I am for what you accomplished. It must be very difficult to be away from your family, especially at trying times like this. But still, you continue to pursue your passion for the love of the game. You've inspired so many young Filipino ballers, and I hope you continue to work hard and show them what Jack Animam is really made of. Thank you for helping us elevate women's basketball in the country. Good luck in your coming games. Continue to dominate and compete. See you soon. Take care. I miss you. Bye. Yeah. Jack, anong masasabi mo doon, ha? Hindi, Coach? Coach, ba't naman? Thank you coach Pat. I know we have love and hate relationship, pero sobrang thank you, Coach, kasi kahit until now you're always one chat or call away, lalo na pag kailangan ko ng motivation. I hope we continue to bring home gold for the Philippine national team, and I hope we can all go to Olympics together. And we are more SEA Games. Dream gold. Big, huh? Yeah. Yes. I miss you too, Coach Pat. Parang galit ka, napaiyak mo, Coach Pat, si Jack. Oh, galing nga. Parang... Diyan magaling si Coach Pat, magpaiyak ng babae. Oh. Parang double player. So, Coach, hindi natin namamalayan. Medyo antagal na ng kwentuhan natin. But it was really fun. I just want to thank
both of our guests, Coach Marichu and Jacqueline Aleman, for sharing our stories. Pero hindi pa tapos kasi meron pa tayong isang prize, Coach! Ano na yung prize natin? Eto na, oh! Ano na ba yung ano, Makauti? Ito na, inaabangan ng lahat. Oh, ready na kayo? Bola you will na, win right? A Milo Ball and a Slam Magazine. The question is, Jack Daniel Animam played for Hsin University. Where is the college or school located? So, saan? Ngayon, she's playing for like an import. Sa import, sa isang school or isang college, ang name ng school is Hsin University. Oo. Saang country? Saang country? Or saan located yung college or school na yon. So again, Coach, ha? Ang bilis, ha? Tama ba, Ja? Tama po. Congrats, Mara Kasupanan! You received a basketball. Well, Coach, it has been really, ang dami-dami nating mga natutunan sa ating mga guests right now. Thank you for joining us, Coach Marichu and Jacqueline Yaniman. And of course, to you, Coach Edwin, as well. And before to wrap up things sa ating mga viewers, if you wish to watch this episode again and even our past episodes, you could log on sa ating YouTube channel, Best Center, or The Best Center. At ikaw, Jack, at saka Marichu, pwede mo mapanood ito sa ating YouTube and then see, tignan nyo ang sa dami ng mga nagko-comment sa inyo, nag-hi, and sabi nila, ang daming inspiring stories na natutunan nila ngayon. And, I think, everything must go, Coach. Meron ka ba bang message, Coach, for everybody? Edwin? So, siguro, I would like to thank Marichu and Jack for gracing this episode. No? So, napag-usapan natin about WBL, yung mga women sa sport, sa basketball na talaga namang hindi matatawaran, yung hindi lang galing kundi pati yung inyong hard work, yung inyong mga stories na no? Naging ano kayo, naging inspiration kayo ng lahat. O, kita nyo, kahit na yung si Rem Buenacosa who is watching from Dubai, no? Binabati kayo, no? So, alam natin, close tayong lahat kay Rem, no? So, again, I hope, no, Marichu and Jack, no, and even si Coach Julie will continue kung ano yung mga sinimula na mga nauna sa inyo. Sila Coach Nick, yung mga ibang tumulong sa development ng women's basketball. Now, kayo na yung may dala ng to keep the flame burning. No? So, kayo yung magtutuloy nito. So, later on, para yung basketball ay magtuloy-tuloy dito sa Pilipinas no? For women's. Yan. So, thank you very much for gracing this episode. Okay, so to all our viewers for tonight who joined us sa ating Be The Best Live, again, this is Coach Julie Amos. And by the way, Coach, huh? Coach Popoy, hope to see you next week, ha? Huh? Oh, Coach miss, Popoy, ha? Miss na miss ka na namin. Hope to see you again next week. Have a good night. Thank you for joining our Be The Best. Good night. Bye. Good night.